Hi there, this is yours truly, Clarissa, for Talaga Information and Business Consultancy. And today is the 19th of November, 2019. So I'm here with a very young boy. And he's going to help me launch the information platform, di ba? And he's very young and he's very tall. Tatanungin ko po siya kung ano ang kanyang, you know, the first thing that comes into his mind upon hearing the word federalism. But first, let me get his name. Ano pangalan mo? My name is Marco Lorenzo Talentino. I am a student. Saan ang school mo? I go to Sacred Heart College. Oh, Sacred Heart, taking up? Yums. I'm grade 12. Ah, great. Ano ka pala? High school ka pala? He's so tall. Nakakatuwa kasi he's, ano, na part-time mo to? Yes. Oh, kita mo, high school siya and he still finds time talaga para makapag-part-time work. So, what does a high school student think whenever you hear the word federalism? Divided government. Divided government? What do you mean? Parang magkaka... May sarili-sarili pong gobyerno dun sa sariling bansa. Para pong hati-hati sila ng power. Parang hati-hati. So, is that a good thing or a bad thing for you? Pag sa Pilipinas po, parang masama siya. Kasi, kasi maliit po bansa. Oh, yeah. So, kumbaga, kung compare mo ang Philippines sa ibang bansa, maliit. Tapos maliit na nga, pagwawatak-watakin pa. Yun yung ano niya. So, but when did you first hear yung federalism? Sa, ano po, sa United States. Yun, kaya siya, sa tingin mo, kaya siya nagsusuit sa Amerika kasi malaki ang Amerika. Eh, since tayo, parang, ang corny, pakinggan, no? Parang, state of Ilocos, state of Visaya, di ba? Parang, so, ang liliit, so, parang corny, ganun, no? So, thank you for your opinion. So, yun po yung sa kanya. And, di ba, lahat naman talaga tayo may opinion. And, it's good to know where we are going to start. Kasi talagang sa society natin, merong, these people are convinced talaga na the way to go para kung magkaroon ng development and progress ang Pilipinas is to change the form of government. Magkaroon ng charter change. But for some people naman, kagaya ni, anong nickname mo? Marco. Kagaya ni Marco. Yeah, parang, tsaka diba, parang nakakatakot, no? Mag-shift ng government. So, yun. So, I'd like to say thank you kay Marco sa kanyang pag-share ng opinion. Thanks, guys! Kuya ko, no? Sige pa.